Kamusta mga katropa at welcome sa Pinoy Sports Hype. Ngayon ay ibabahagi ko or pag-uusapan natin ang mga latest update and development sa G-League Bubble. Dito ay nakatakdang sumabak ang Team Ignite kung saan kabilang ang pambato nating si Kai Soto. Ngunit kung first time nyo pa lang dito sa channel natin ay pakipindot nyo na rin ng subscribe at bell icon sa ilalim ng inyong screen bilang suporta na rin sa channel natin. Marahil ay alam na ng karamihan sa inyo ang nakatakdang pagsabak ng Team Ignite sa G-League Bubble na gaganapin sa Pebrero. Ito ay posibleng ganapin sa Atlanta, Georgia. Dito ay first time nating mapapanood si Kai Soto sa isang actual basketball competition. At para sa mga bagong update sa torneyong ito, kanina lang ay lumabas ang balitang 18 teams ang kasali dito, kabilang ang Team Ignite. Nakatakda din ang bawat teams na maglaro nang di bababa sa 12 games. Di pa kasali ang playoff games na magaganap mula 5 hanggang 9 ng Marso. Kung iisipin natin ay medyo maraming games ito at medyo sapat yan upang mabigyan ng break si Kai Soto. Although madami pa ding koponan dito sa G-League ang nag-opt out or mas ninais na di sumali sa torneyong ito dahil marami din sa kanila ang nagtitipid sa ngayon. Ang malaking palaisipan ngayon ay kung makakapalag kaya ang Team Ignite sa mga koponan dito sa G-League. Malaking bagay ang G-League Bubble na ito upang maipakita ng mga players ng Team Ignite ang kanilang kahandaan sa pagsabak sa NBA next year. Napabalitang magkakaroon ng access ang mga NBA teams sa mga actual games dito sa G-League Bubble, kung kaya't napaka-importante nitong mga games na ito sa mga players ng nasabing koponan. Dahil dito nila pwedeng ipakita ang kanilang potensyal at kung NBA ready na ba sila. Lalo na siyempre sa kaso ng pambato nating si Kai Soto, ilan din kasi sa mga Pinoy basketball fans ang nakukulangan sa pinakita nito sa huling 2 game scrimmages ng Team Ignite. Hindi naman natin pwedeng sisihin siya dahil hindi naman sa kanya nakafocus ang opensa ng Team Ignite. Although kontento naman si Coach Brian Shaw sa kanyang performance at nangako itong mapapadalas na ang involvement ni Kai sa kanilang opensa sa mga susunod nilang games. Well, wish ko lang na sana magkatotoo ang mga ito dahil malaking bagay ang maitutulong nito sa kanilang opensa at depensa dahil sa height advantage nito. Sana ay makuha nilang i-maximize ang full potential ni Kai dahil pag nangyari ito, pihadong maraming NBA teams ang magkaka-interest sa kanya. Makakasigurado din tayo na abot kamay na niya ang tagumpay na makuha at makapaglaro sa NBA next year. Kaya sana lang ay maging maayos ang lahat at makaiwas siya sa injury. Hanggang dito na lang muna ang aking update. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Maligayang Pasko mga katropa. Kahit na may pandemic, tuloy lang ang pagharap natin sa pagsubok na dumarating sa ating buhay. At God bless us all.